Gusto mo ba i-level up yung photography mo? Eh ano pang hinihintay mo? Eh di makipag-collab ka na. Diba nga, yung magaling, pag sumama sa isa pang magaling, eh di mas magaling yung output nila. Pag dalawang photographer nagsama sa isang photoshoot at pinagsama nila yung parehas nilang magandang idea, yung output nila is something awesome. Pero alam mo ba kung sino ang the best collaborator ng photographer? Yung model? Yung model? Yung model? Yung model? Yung model? O yung model? Yung model daw, sabi ng iba, lalo na pagdating sa portrait photography. Pero para sa akin, wala nang mas the best pa na makakolaborate sa fashion designer. What is up guys, Hate here and welcome to part 2 of our exclusive photoshoot. At ngayon ang pag-uusapan naman natin ay collaboration. Kagaya ng una kong sinabi na para sa akin ang best na makakolaborate ng isang photographer ay ang isang fashion designer. But don't get me wrong, hindi ko sinasabi na pangit makipag-collaborate sa models or other photographers. I just wanted to be clear here. Kung yung opportunity na nasa iyo is makipag-collaborate sa ibang photographers or sa models, go lang! Madami ka pa rin matututunan sa bawat experience mo sa kahit anong photoshoot. At syempre, mas madami kang experience, mas mabilis kang gagaling. Hindi ka gagaling sa photography kahit gaano pa kaganda o kamahal yung equipment mo kung kulang ka naman sa experience sa mga photoshoot. Sayang lang yung gears mo, kaya other than equipment, mag-invest ka din sa experience. Balik tayo. Ngayon, bakit ko nasabi na sa fashion designer the best makipag-collaborate? Kasi pag sa fashion designer, syempre, meron na silang kasamang model. At pag may model, meron din kasamang makeup artist. At syempre, meron na silang theme. Alam na nila yung gusto nilang mangyari o kalabasan ng final photo. Kaya ang gagawin mo na lang as photographer ay syempre yung pinaka-obvious. Take better photos. Syempre, take the best photos you can to highlight the designer's creation or the best interpretation you can produce and capture in a photo. Ngayon siguro maitatanong nyo, paano ba makasali sa mga photoshoot na kagaya nito? Buti na itanong nyo. Ha? Hindi naman kayo nagtatanong. O sige, para doon sa mga nagtatanong. Kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview at makapagtanong ng ilang mga tanong sa isa sa mga contemporary fashion designer sa industriya. At pagdating sa mga exclusive photoshoot na unique at talagang pinag-isipan bawat detalye, hindi ko alam kung sino pa yung pangalan na mas matunog pa sa pangalan niya. Sino siya? Without further ado, here's Mars Galang. My name is Mars Rabelo Galang. Isa ako sa Filipino na kumikilala sa mga basura. So, ang mga creation ko ay galing po sa mga junk, sa mga yung mga tinapunan na pinapakinabangan pa rin po. Ang aking motto ay, basura mo, obra ko. Parang ganun. Before kasi nagtatrabaho ako sa Universal Studio, MGM Production. So, galing ako sa mga international company na hindi ko akalain na ito pala yung magiging benepisyo ko. So yung lahat ang natutunan ko doon sa mga puti, sa mga may itim, sa mga singkit, inipon ko. So hindi muna ako tumanggap ng malaking pera. Kumbaga, pinalaki ko muna yung aking nalalaman. So ito na ngayon yung benepisyo ko. Sa ngayon, sinishare ko sa mga photographer, lalo na sa mga estudyante na mga nag-aaral sa production design. Kaya ako gumagawa ng coffee table para sa kanila. Kamukha itong Cleopatra. 100% as recycled materials po ito. Galing sa mga gamit ng kotse, gamit ng opisina, gamit ng mga lumang sapatos. Kaya ako nakabuo ng Cleopatra the Metal Lingerie. And then para pagtanda ko rin, pag edad ko na matanda na ako, meron akong bubuksang coffee table. Every expert started as a newbie, and experience is built through time. Yung mga artist sa kahit anong larangan, meron niyang pinaghuhugutan o inspiration. Kaya for a contemporary artist, alamin natin yung inspiration ni Mars Galang. Ang inspiration ko is, siyempre, makamove tayo ng more. Kaya lang, depende, no? Ang main goal ko is makapagturo ako sa mga bagong kabataan ng mga artist. Na hindi lang lahat ay bibilin mo. Kailangan DIY talaga. Ikaw talaga mismo. Yun yung aking vision na sana magkaroon ng ganitong kabataan para makatulong din sa environment.
Pero itong trabaho ko to, nagsimula to nung after ng aking high school. So after ng high school ko, ayan, nag-start na ako, nag-develop ko na sarili ko. And then nung nag-college na, medyo struggle sa pera, napilitan akong gawing hanap buhay yung hobby. So dati hobby lang ko, yun, napilitan akong maging hanap buhay. At doon ko natikman yung kita ng ganito nga. Pero hindi ako tumatalo doon sa mga photographer na hindi kaya yung ano. Kumbaga marunong tayo, may puso si Mars eh. Bulungan mo lang ako, Sir Mars, baka pwedeng maka-attend na shoot, pero okay lang. Ganun. Si Sir Mars, lagi yang may mga ganitong photoshoot. Lagi yang may mga events. Hindi siya nauubusan buong taon. Meron pang mga susunod yan. Kaya abang-abang lang, guys. Actually, itong pandemic, di ba 2 years tayo may pandemic? Kahit may pandemic, nakakapag-shoot kami. Dahil siguro sa malayong lugar, walang tao. Depende rin sa peg. May ginawa akong tribal shoot, kasagsagan ng pandemic yon. So, ginawa ko yon sa isang lugar na secure, may gate, maraming halaman, open air. Mula nag-umpisa yung pandemic hanggang ngayon, nag-shoot kami siguro, halos every other month. Gagawin ko ulit yung Mad Max, pero gusto ko gawin sa Ilocos, dun sa disyerto, para mas makatotohanan. Humahanap lang ako ng collaborator ko na pwede akong pahiramin ng mga picture vehicles na pwedeng lagyan ng mga machine gun, na tumatakbo ha, ayoko naka-stationary. Tapos, ito talaga more on action. Siguro 3-day shoot kami doon. Yun. Vision ko yon next year. Pero may nag-invite sa akin sa Cordillera. Gusto nilang makita si Mumbaki. Si Mumbaki kasi yung local sorcerer ng Cordillera. So gusto kong gawin ulit yon. Para ipakita ko ulit yung mga indigenous people ng Cordillera. Mahilig ako sa tribo eh, dahil isa akong tribo. Ito na yung pinakatanong nyo, paano ba makasali sa mga ganitong klaseng photoshoot? Ayun, lagi naman ako nakapag-post, pero kailangan friend tayo sa Facebook para makikita mo yung mga post ko, no? Pangalawa, ano naman eh, lagi namang nagugustuhan yung gawa ako kahit pa paano. So, nakakatuwa kasi ito, yan, may mga photographer sa harapan ko. So, ibig sabihin, mahal nila ako, mahal nyo ako, parang gano'n. Siyempre, kung sasali ka o gusto mong sumali, ano ba yung mga requirements? Ano yung mga gears na kailangan? May camera requirement ba or equipment? Ang requirement kasi ganito, hindi naman kailangan mamahalin yung camera mo eh. Ako, mahilig akong pumuna. Kahit ang camera mo, nagkakalagang 30,000 lang o 5,000 lang, pero yung output mo naman malupit. Aakapin kita, iibigin kita dahil napakahusay ng iyong obra. Ganun ako tumingin. Hindi tayo tumitingin sa... Hindi tayo ganun. And guys, 'di ba? Madali lang sumali at kahit sino pwede. Basta mayroon pang slot. This coming December ko matutuloy yung Mumbaki, no? Isang sorcerer ito ng Cordillera. So, dito ipapakita ko yung mga sinaunang tao nung 1850s diyan sa taas. Mayroon kasing trivia, no, na sinasabi nila na yung mga igorot daw is from China. Actually, medyo may katotohanan 'yon. Mga Mongolian ang pumanik diyan. Oo, so gagawin ko yung Mumbaki, ipapakita ko dito yung mga sinaunang tao na kung ano yung totoong damit nila. Kasi nakikita ko ngayon more on China yung damit eh, gawa na yung China. So gusto ko ibalik yung mga banawe, mga ganyan. Kung ano yung itsura ng mga babae doon, ng mga lalaki doon, tsaka yung mga rango ng mga tao doon. So yun, gusto ko ipakita yun. Gagawa pala ako ng isang tribo na puro Kuba. Yung Kuba tribe. So, 3 years ko na itong binubuo eh. Sa ngayon, meron na akong 15 lalaking Kuba, 4 na babaeng Kuba, 3 bata. So, ang sarap pakinggan, panoorin yung isang babae na Kuba na may karga-karga siyang batang Kuba. May asawa siyang Kuba. Hindi ko naman tinutokso, pero pangarap ko lang makagawa ng ganun. Parang one of a kind, di ba? Parang bigyan ko naman sila ng karapatan na ma-post naman sila. Kasi laging ang pag-photographer, laging maganda yung nakikita natin. Laging, so bigyan naman natin sila ng pagkakataon na masilayan sila sa isang coffee table book ni Mars Galang. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-ready ka na. Siyempre, ang minimum requirement ay siyempre marunong ka ng photography at meron kang at least working camera. Kasi 'di ba, weird 'yun kung wala kang camera tapos sasali ka sa ganito. Oh,
At dito na natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching and thank you Sir Mars Galang for the exclusive interview. Thank you also to Nakamura Food Hub for being one of the sponsor. I will put all the details below regarding them. Thank you also to Sir Leandre Guevara for the lighting setup. Karamihan ng mga ilaw na nakasetup ay sa kanya. Nakikipitik lang ako base sa lighting ni Sir at di sa mga continuous light. And by the way, the camera that I use for all the photos is the Fujifilm X-T3 with the Fujinon 56mm f1.2 APD. So that's it for this video, guys. Thank you for watching Hate Photography TV and I hope you got something from this video, or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography. And also, if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay! Mars Galang, mabuhay. Thank you. Thank you po. Sir, pwede bang See you in the next video. Mabuhay! Thank you.